Patingin ng Ice Meteor. Yun yung gusto kong makita. Asa na? Asa na? Asa na? Sexy mo naman doon, sir. Yung cooldown niya from 5.8 seconds tatalo ng 22 seconds. So kumbaga nagluto ko na ng pansit kanton, nilaga mo na yung itlog na ihalo mo sa kanton, nakapagluto ko na ng kape, nagutom ako doon ah. Saka pa lang siya matatapos. Okay, sige, patingin nga. Mami. Ano? Oh my. Ano? So tayo na naman po mga kaibigan ay nagbabalik sa panibagong video po natin ng Anime Adventures mga kaibigan. And for today's episode mga sir, alam nyo naman, kakabalik lang natin ng Anime Adventures, relax lang po kayo, wala po tayong malakas na units. Okay, ang balibalita ko, ranchismi sa laro na to ay si Aiso lang daw po ang natirang malakas sa aking listahan. Okay, so lahat ng aking Gino Jordan pool, eto wala na, eto wala na. Si Speed Card syempre meta yan, pera yan eh. Tapos yung pangalan na ito, yung si Bulma, meta pa rin daw. So overall parang tatlo lang po yata yung natira sa mga units ko na pwedeng pakinabangan ng mga madlang people mga kaibigan. Si Erwin, Egi na rin daw po yan, wala na daw pong silbi yan. Coyote ko, wala na rin daw pong silbi, pakain ko na lang kay Aiso yun. Pero bago natin simulan itong episode na to, eh please mag-subscribe po kayo dyan. Malapit na po tayo mag 500k mga kaibigan. Around 14k na lang po magpa 500k subscribers sa tayo mga kaibigan. Si kaakbin natin or pipilitin natin mamabot ng 500k bago tayo magpunta na kung saan man. At sasabihin ko sa inyo yon pagtapos ng buwan na to. Alright, so wag na natin patagalin tong intro na to. Simulan na natin mga kaibigan. At nag-record lang po ako ng malala ngayon dahil merong isang tropa na tumawag sa akin na meron daw siyang ibibigay na unit sa akin dahil sa Anime Adventures eh meron na daw pong trading system. Okay, sige. Sabi niya sa akin eh magugustuhan ko tong unit na to kasi hindi lang daw malakas, maganda pa at mahilig daw ako sa anime na ganito. Kaya ewan ko sa kanya. Putana muna natin siya, okay? Mas tingnan natin kung ano yung bibigay niya. Excited na ako. Tara. Guys, may magbibigay po sa akin ng ano, ng malupitang unit dito, no? Ito si Mr. Quago. Tropa natin yan. Okay, nakilala lang natin dito. Nasaan na si Mr. Quago? Request. Pero daw siya ibibigay sa akin ay Ice Queen ba yun? Hindi ko alam kung malakas ba yung Ice Queen na yun. Sige, tingnan natin par. Saan na siya? Ayun, oh. Malakas ba yan? Ice Queen strongest. Magdagdag tayo ng mga skin, okay? Kasi para bumaba daw yung yung babayaran natin. You pay 4,000, skin pa ulit. Okay, you pay 2,000, skin pa ulit. Omochi Halloween. Bigyan na natin lahat ng skin natin, pre, kasi wala naman tayong ano eh, ganap dito eh. Nag-iipon tayo actually, guys, no. Nag-iipon po tayo ng pangkuha kay Ichigo, ay Ichigo kay Itachi. Cannot offer trade. Hey, but siya nag-o-offer. Na ayoko magbayad. Ready na. Para lang hindi tayo mabalahaw kasi mababalahaw tayo diyan eh. 1-2 para kay Ice Queen. Do it na to, no. Palag-palag na to, load solid high protein na to. Ready na natin, game. Wala na ata siyang idadagdag, so I think it's a fair deal naman. Confirm trade. You pay 1-2. Damn. Sana malakas tong Ice Queen ha. Wala talaga akong idea kung malakas ba talaga tong Ice Queen. Malakas ba? Hindi ko alam. Okay, so nagbayad tayo ng 1,000. Nasa na yung Ice Queen. Ice Queen Empress strongest. Secret pala siya. Okay, hindi ko alam kung nakaibo na ba siya or hindi. Pero i-unequip muna natin siguro is syempre itong si Bulma Cutie. Unequip para mapalevel natin to sa story mode dahil kailangan ko mag-story mode, guys. Okay? So, tatapusin muna natin yung story mode. Kung nakikita nyo yung story mode dito, no? Eh, meron pa po tayong kulang, which is irarush natin ngayon ang Cape Caramel, Alien Spaceship, at Fabled Kingdom kasama si Street, pati si Mr. Quago. Si Mr. Quago, shoutout ulit sa'yo. Maraming salamat. So, mag-proceed na tayo ulit. Maglaro na tayo ulit. Let's G. Cape Carnivalers na tayo. Tara na, simulan na natin. Magbabalik tayo mamaya, alright? So, guys, comment of the day muna tayo bago natin i-showcase itong nabigay sa atin na Ice Queen. And kung makikita nyo naman dito sa babae, no, pa level 70 na natin si Ice Queen. So talagang garante sabog solid na gangaw-ngaw yan pag sinowcase natin. Pero bago natin i-showcase mga kaibigan, huwag nyo kakalimutan syempre mag-subscribe dyan sa may baba. And syempre comment of the day na tayo para mabigyan ko naman kayo ng mga malupitan dito sa store. Pwede na tayo mag-gift ng VIP. At VIP yung gift natin mga kaibigan. Alright, so comment of the day natin, kung naglalaro po kayo ng Anime Adventures, sino ang gusto nyong i-showcase ko na tawag dito, units. Okay, comment nyo na lang dyan sa baba kung si Itachi ba, kung basta kung sino man, dahil wala na po tayong kaalam-alam sa mga meta ngayon. Okay, at alam ko na lang po meta ngayon ay meta nga at ako po yun.
Comment nyo na lang sa baba kung sinong unit ang meta at i-roll natin yon, dahil kinakita nyo meron na tayong mga gems. Alright, balik na tayo. Showcase na natin tong Aababs na to. Tara, yung kalimutan yung subscribe, ha? So guys, ang record na ba? So guys, nagbabalik po tayo and labanan na natin ang mga kalaban dito sa Anime Adventures. At tulad ng nabanggit ko sa inyo guys, i-showcase natin ngayon ang nakuha nating napakalupit na si Ice Sungit Queen, okay? What? Or Ice Queen in short, okay? Papakita ko sa inyo yung effects, lahat-lahat na, etc. Shoutout nga pala ulit sa nagbigay sa atin na ito. Malaking bagay yun kasi mahirap daw kunin to, balita ako. So ilapag natin dyan. Undali, relax ka lang. Nagpapalabas ata siya ng intergalactic doll deals. What? Or mali. Okay, tanga. Dali. Maglagay muna tayo ng mga ganito. Kailangan natin siya i-max upgrade, okay? Hindi natin tatapusin ang video natin hanggat hindi siya na ma-max upgrade. Lagay tayo dito ng isa. Okay, upgrade lang natin itong mga pinagkakaperahan natin. Tapos yung damage niya pala ngayon guys, okay, nakuha ko siya level 1, okay, magalala. Talagang finarm ko lang siya hanggang level 70 kasi halos lahat naman yata ng mga naglalaro ng Anime Adventures, no, eh ginagawa nilang baseline yung mid level kasi di naman lahat guys talaga na umaabot ng level 100 kasi halos karamihan nata, or sabihin na natin may portion 20%, 30% mga naglalaro na ito, eh tinatry lang yung unit, pag mumove on, mag infinity lang kasama yung mga tropa nila, magchichilax lang. So kaya i-showcase natin yung bandang level 70 lang, okay? Upgrade natin to. Bilis nyo magbigay ng pera, par. Natatagalan eh. Wave 5 na eh. Guys, may pera na tayo. May arips na tayo. Kita nyo, umabot ng wave 7, wave 8, siya lang mag-isa. Walang upgrade, walang labis, walang kulang. Labanusin na natin to. Uy, upgrade ka ta. Tignan natin yung ice slash. Damn! Isa pa nga. Isa pa. Okay, ang cooldown niya is 6.7 lang. Okay, so medyo siguro kung umabot to ng bandang 5 seconds, pwede natin siya pagtsagaan siguro as DPS. Pero hindi ko alam, hindi ko masabi kasi guys, alam nyo kung bakit? Kasi di pa natin po alam kung ano ang mga meta ngayon kasi ang tagal ko nawala sa Anime Adventures, okay? Ang alam ko lang, malakas pa rin tong si Raulo na to kahit hindi pa natin na final form. Pero itong si Ice Queen daw, eh balibalita natin, or Ice Queen, Empire Strongest kasi naibo na siya. Isa daw siya sa mga meta ngayon na pwede natin gamitin. And ang objective ko is makuha natin si Itachi. Pero tsaka na yun, okay? Tsaka na yun, i-upgrade na natin si Ice Queen. Nasaan yung sunod? Ice Meteor. Lumakas yung damage niya. Tapos, i-upgrade natin par. Patingin ng Ice Meteor. Yun yung gusto kong makita. Asa na? Asa na? Asa na? Sexy mo naman doon, sir. Kaganda naman ang iyong graphics. Talaga nga namang naninigas pa yung mga kalaban sa may Gedli. Sige pa nga, isa pa nga. Talaga nga naman nanigas pa, oo. Talagang ina po yan. I mean, yellow pala yun, sorry. Ngayon, ang tanong ng karamihan ng taong nanonood ng Anime Adventures, ilan ang pwede mong isamo na Ice Queen sa loob ng isang araw or isang round? Mali ba isang araw? Isang araw, walang ba maglalaro? Okay, bilhin natin. 2, 3, at tatlo lang. Just like the normal units. Upgrade natin to sa mabilisan. Okay. Medyo kinulang sa Areps, pero okay lang. Pengen 10,000. Kulang pa rin. Bakit? Ano to? 5-8 to. May final upgrade pa to. Ay putik, kami final upgrade pa pala. Ba't minamadali ko? Mali. Benta. Akala ko last upgrade na yun. Ito, 10,000 oh. Magiging 5-8. Hanggang 10 na pala. Mali, Tito King. Saan mo nakuha yun? Eto, meron pa. Mahapadma? Hindi ko alam kung yun ba yung tamang pronunciation. Pero makikita nyo guys, sobrang taas ng itatalo niya na damage. From 30,000 magiging 80,000. Tapos, ang medyo kalungkutan lang dito sa part na to, yung cooldown niya from 5.8 seconds, tatalo ng 22 seconds. So kumbaga, nagluto ko na ng pansit kanton, nilaga mo na yung itlog na ihalo mo sa kanton, nakapagluto ko na ng kape, nagutom ako dun ha. Saka pa lang siya matatapos, okay? Sige, patingin nga. Mami! Damn! Ano? Oh my! Ano? Isa pa nga. Isa pa nga. Pwede ba mag-ara-ara? Ano? Ice Queen? Panoorin natin. Ang tagal oh. Kilos! Grabe. Isa pa nga. Napatigas mo ang puso ko. Isa pa. Tagal oh. Ano yan? Katagal naman, bay. Mahapad na ba? Asa na? I like it, I love it par whatsoever. Ganda.
Alam ko na kung bakit siya nagiging meta. Tapos, siguro ah, siguro, baka hindi siya ng mga naglalaro ng anime adventure sa sasabihin ko ah. Siguro, ewan, depende, baka pwede naman yata siguro. Na ang gagawin natin dito is maglalagay tayo ng trait na kung saan mas bibilis yung cooldown ng atake niya. Di ko sure kung yun ba yung tamang gawin or kaya bang pababahin ng 15 seconds. Wala akong pang reroll eh. Pero pwede naman yata siguro. Magko-consulta ako kay Vanilla or kay John. Dahil close friend naman kami. Itatanong ko sa kanya kung tamang decision ba na pababahin ko yung cooldown na itong Ebabs na to. May ilaw ba yung mata niyang kanina? May ilaw na ba yan? Ah, may ilaw na. Okay. Ang bilis lang ng cooldown na ito eh. Oh. Ang bilis lang ng cooldown eh. Ganda, ganda, lupet, lupet, sobrang lupet. So guys, that is it for today's episode. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Ako nga pala muli si Tito King, aka your family friendly content creator on the go. So welcome back na pala ulit sa Anime Adventures, no? Magano pa rin naman tayo, magpepetsin pa rin naman tayo, huwag kayong mag-alala. Pero dahan lang, okay? So comment nyo na lang sa baba kung ano po ang gusto nyong i-showcase natin na unit or bibili natin dahil hindi po updated sa Anime Adventures, alright? So maraming maraming salamat mga kaibigan. Hanggang sa muli, ako nga pala muli si Tito King nyo. Paalam hanggang sa muli. Ingat! Peace, kita kits sa next video natin. Alright, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe, okay? Kakalimutan na, huwag kakalimutan.